Magandang araw sa inyo mga bata! Muli, nandito ulit si Teacher PB upang mag-aral ng ating panibagong aralin sa linggong ito. Handa ka na ba? Opo, kung handa ka na, maaari po bang ikaw muna ay pumikit at tayo po ay mananalangin. Sabayan si Teacher. Dear Lord, thank you for this wonderful day. Please guide us in our work and our play. Live Jesus in our hearts forever. Amen. Okay po, maraming salamat. Kamusta ka ngayong araw? Okay ka ba? Magandang balita yan. Si teacher ay okay din. So dahil tapos tayo manalangin, tayo po ay maaari nang magsimula sa ating bagong aralin ngayong linggo. So ngayong linggo po pag-aaralan natin ang Recognizing Symmetry. Ulitin ko po. Recognizing Symmetry. Teacher, ano po ba yung ibig sabihin ng Recognizing Symmetry? Pag sinabi po natin Recognizing Symmetry, ibig sabihin daw po, ito ay ang tamang pagkakapantay-pantay o pagkakahati ng isang larawan o parte. Okay po, ano siya ulit? Ito ay tama pagkakapantay-pantay o pagkakahati-hati ng isang bagay o parte. Ibig sabihin, dapat walang mas malaki, walang mas maliit, walang mas mataba, walang mas mapayat. Ibig sabihin, pantay sila dapat dalawa. So, para mas maintindihan mo, may mga larawan si teacher na ipapakita sa iyo upang maintindihan mo ano nga ba talaga ang recognizing symmetry sa pamamagitan ng iyong parts of the body. Okay po? Tingnan natin. So, meron tayong iba't ibang parte ng katawan sa atin. So, magsimula tayo sa larawang una kong ipapakita. Ang gusto ko po, sabihin mo kay teacher kung ano ba yung mga larawan na aking ipinapakita. Okay po? Maraming salamat. So, magsimula tayo dito. Ano kaya ang larawan na ipinapakita ni teacher? Ano po siya? Tama! Ito po ay mata. Sabihin mo nga, mata. Opo. Ang mata po ay ginagamit natin para tayo ay makakita. Uulitin ko, ang mata ay ginagamit para ikaw ay makakita. So, ginagamit mo yan para mahanap mo ang mga bagay, makita ang mga bagay-bagay sa iyong paligid. Okay po. So, paano dyan papasok, teacher, ang recognizing symmetry? Ibig sabihin daw po, dapat, kapag ikaw ay may mata, dapat meron kang dalawa, hindi pa yung isa lamang. So, paano yan? So, dapat ang mata mo ay dalawa, kagaya na nasa larawan natin dito. Okay po? So, para din nahati, halimbawa itong larawan na ito, unipat natin sa kabila. So, lalagyan siya ng guhit. Ibig sabihin, pag nilagyan natin siya ng guhit sa gitna, tama ang kanyang pagkakapantay-pantay. Tama ba ang pinapakita sa larawan? Magaling! Opo! Tama! Kasi hinati ang parte ng mata sa gitna. Opo, sa gitna siya. Palakpakan natin ating mga sarili. Napakagaling mo talaga. Pangalawang larawan tayo. Ano kaya ito? Ano po? Tama ka. Ito ay ilong. Sabi mo nga, ilong. Opo, maaari mo bang ituro kung nasaan ang iyong ilong sa parte ng iyong mukha? Napakagaling mo talaga. Ito ay ang iyong ilong at ginagamit natin ang ating ilong para tayo ay makaamoy. Opo, halimbawa ng mga pagkain, bulaklak, pabango, o lahat na may kinalaman sa pang-amoy ay ginagamitin natin ng opo, gumagamit tayo ng ilong para maamoy ang mga bagay-bagay. So, paano natin dyan ipapakilala ang ating recognizing symmetry? So, paano mo bahatiin sa pantay? Halimbawa, ang iyong parte ng ilong. So, dapat, ang ilong ay hahatiin sa opo, ahatiin mo siya sa gitna. Tama ba ang pagkakahati sa larawan? Tumpa! Napakagaling mo talaga. Ngayon, subukan natin sa ating pangatlong larawan. Hihintay sa kabila. Ito po sa ating pangatlong larawan, nakikita natin ang tama! Ito ay tenga! Sabihin mo nga,
antenga. Opo, antenga po natin ay ginagamit natin upang tayo ay maka... Opo, makarinig. Sabi mo nga, makarinig. Opo, kung ngayon ay narinig mo si teacher gamit ang iyong tenga, ibig sabihin gumagana ng maayos ang iyong tenga. Kaya dapat, yan ay pangalagaan. Okay po. So, dapat daw kapag daw po para mapakita natin ang recognizing symmetry, dapat daw po hindi lamang iisa, dapat dalawang iyong tenga para sila po ay pantay. Kasi hindi naman po pwedeng maaaring na isa lang ang iyong tenga. Kasi pagka ganun, medyo mahihirapan tayo sa ating pandinig. Okay po? Okay po. Next, pang-apat nating larawan. Tingnan natin po dito. So, dito makikita natin ang... Opo, ito ang tinatawag natin paa. Sabihin mo nga, paa. Opo, so sino may mga paa? Taas ang kama, ang kamay. Opo, halos lahat tayo ay may paa. Pero may mga bata kung mapapansin ka po na sila ay hindi kompleto ang kanilang mga paa. Pero kapag nakita ng ganito, wag na wag po natin silang pagtatawanan. Bakit po? Kasi maaari tayong makasakit ng damdamin ng iba. May mga bata kasi na hindi sila pinalad na mabigyan ng kompletong paa. Kaya po, pag nakikita natin sila, sila pa rin ay normal na mga bata o tao. Kaya dapat natin silang igalang. At kapag daw po, para maipakita rin natin ang recognizing symmetry, dapat daw po para sila ay maging pantay, hindi lamang pwedeng isa ang kanyang paa. Katulad ng sayo, ilan ang iyong paa? Opo, tama. Dalawa. At ang iyong mga paa ay ginagamit mo para ikaw ay makapag... Tama. Ikaw ay para makapaglakad. Ano ulit ang gamit ng iyong mga paa? Opo, ginagamit ang iyong mga paa para ikaw ay makapaglakad para makapunta sa isang lugar, papunta pa sa mas malayong lugar. Naintindihan po? Magaling! Tingnan natin ang huling larawan. Ano kaya ito? Ano po? Tumpak. Ito ay bibig. Sabihin mo nga. Opo, bibig. Ang bibig daw po natin ay ginagamit natin upang tayo ay makapag... Tama, makapagsalita. Sabihin mo nga, makapagsalita. Opo, para ginagamit mo iyong bibig para makipag-usap sa iyong mga pamilya at mga mahal sa buhay, pwede rin iyong kaibigan at napakahalaga ng ating bibig. Minsan nga lang po, kailangan maging maingat tayo sa ating pagsasalita. At paano po ba natin yung ipapakita ang recognizing symmetry? Ibig sabihin daw po, kailangan kapag daw po ikaw ay may bibig, ang iyong mga labi ay dalawa. Ibig sabihin, meron kang sa taas at sa baba. So, paano natin ipapakita sa larawang ito ang recognizing symmetry? Paano natin siya hatiin sa tama o pantay? Opo, pwedeng hatiin natin sa gitna or patagilid para meron siyang dalawang magkapantay na parte ng katawan. Naiintindihan na po ba? Opo, kung naiintindihan, palakpakan na inyong sarili. At dun lamang po nagtatapos ang ating unang talakayan ngayong araw. Sana marami kang natutunan kay teacher. Paalam!